Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Bago ko simulan ng kwento, ay nagpapasalamat muna ako sa nag-avail ng membership na si Zenzen Yusoy o Yusui. Maraming salamat po ma'am or sir. Mag-ingat po kayo palagi. Magandang araw po Sir Chris at sa inyong mga taga-subaybay. Ang karanasan po na ito ay nangyari sa lugar namin. Hindi ko na po maalala kung ano ang eksaktong araw. Basta nasa loob po ito ng Semana Santa. Tawagin niyo po ako sa pangalang Dino. Nakatira sa isang bayan na matatagpuan sa Masbate. Dito rin nangyaring karanasan ko. At sa mga panahong ito, ako ay nasa 17 taong gulang. Buhay pa si Lolo at Lola. At sa kanilang bayan ko tumitira. Yung bahay naman ng mga magulang ko ay malapit lang naman doon. Siguro mga 100 metro ang lalakarin bago makarating doon. Subalit yung tatay ko ay nagtatrabaho noon sa malayong lugar. Sumasama ito sa kanyang kaibigan na isang inhinyero. At yung nanay ko naman ay taga-benta ng mga gulay sa palengke ng aming bayan. At ang dalawa kong ate ang kasama niya sa bahay. Ako lang po ang nag-iisang lalaki sa amin. Isang umaga, sa aking pagising ay narinig kong pinapagalitan ni Lola si Lolo kasi bumili ito ng karne. At may mga paniniwala na kapag Semana Santa, bawal kumain ito. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Ibabalik ko na lang to sa palengke. Sabi ni Lolo sa kanya. Isa pa yung nagbebenta ng karne sa bayan. Alam naman niyang Semana Santa ngayon. Galit na sabi ni Lola. Si Lola Sir Chris ay mayroong malakas na pananampalataya. Kaya agad siyang nagagalit kapag sinuway ang mga paniniwala na mayroong kaugnayan sa kataas-taasan. Wala namang magawa si Lolo. Tumalikod dito sa kanya. At naglakad palabas ng bahay. Subalit pinigilan ko ito. Lo, sandali. Akin na yung mga karne. Ako na pong babalik sa bayan. Magpahinga na po kayo doon. Sabi ko. Tumingin naman sa akin si Lola. Niyakap niya ako at hinalikan. Ang bait-bait talaga ng apo ko. O heto. Bumili ka ng kape at tinapay. Sabi niya at agad naman ako nagpasalamat. Hindi nagtagal ay naglakad na ako papuntang bayan. Medyo madilim pa po sa mga sandaling ito. Mag-aalas 6 pa lang kasi. Yung daanan po palabas ng baryo ay medyo makitin. At sa bawat gilid ay mayroong nagtataas ang puno. Na pagmamay-ari din ang aming kabaryo. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad, ay nakarinig ako ng mahinang huni. Parang kuto-kuto-kuto, pero mabilis at matinis ng kaunti. Nang dahil naman sa meron akong mga narinig na kwento na isa itong aswang, ay agad ako naglakad ng mabilis. Nang sa ganun ay malampasan ko ang bahagi na kung saan siya tumutunog. Pero habang ako'y naglalakad, ay unti-unti namang sumasama ang aking pakiramdam. Nanginginig ang aking mga laman at parang matutumba ako. Alam ko sa sarili ko na meron nang nangyayaring kababalagan sa akin. Kung ano o sino man ang nasa likod ng tubuan,
sigurado ako na siya ang dahilan kung bakit sumasama ang aking pakiramdam. Nang makalabas na ako ng baryo, ay huminto muna ako at dito na ako nakahinga ng maluwag. Napapatingin din sa akin ng mga taong napapadaan. Hanggang sa yung isa naming kabaryo na kakalabas lang sa bukana, ay nilapitan ako at tinanong. Dino, ayos ka lang ba? Saan ka pupunta? Tanong niya. Ayos lang po ako. Pupunta ako sa bayan. Ibabalik ko tong mga karne. Sabi ko sa kanya, sabay angat ng bayong na nilagyan ko ng karne. Tinignan naman niyang loob ng bayong at nakita ko siyang napakamot. Wala namang karne dyan eh. At saka bakit ka namumutla? Ayos ka lang ba talaga? Tanong niya. At sa aking pagtataka, ay dali-dali kong tinignan ang loob ng bayong. At sa maniwala kayo o hindi, wala na ngang mga karne. Oh, saan napunta ang mga yon? Tanong ko. Sigurado ka ba talagang ayos ka lang? Ang putla-putla mo. Atid na kita sa bahay niyo. Sabi pa niya. Wag. May narinig akong tumunog dyan kanina. Sa tingin ko isang aswang. Sabi ko naman. Ilang beses na akong nakarinig niyan. Magmula pa nung pumatak ang Semana Santa. Ganun talaga. Nagsisilabasa ng mga hayop niyan. Nandito naman ako. Huwag kang matakot. Sige na. Umuwi na tayo. Baka ano pang mangyari sa'yo. Sabi ng kabaryo namin na tawagin natin Kuya Raymond. Nang makabalik na kami sa bahay, ay ganun na lamang ang pagtataka ni Lolo at Lola. La, naiwan ko ba dito ang karne? Tanong ko. Hindi. Inilagay ko dyan sa bayong. Sagot niya, sabay tingin sa loob ng bayong. Nasaan na yung mga karne? At bakit ka namumutla? Tanong pa niya. Dito ko na kinuwento ang aking mga naging karanasan sa umagang yon. At nagsabi naman si Kuya Raymond na sigurado siyang isang aswang ang kumuha ng mga karne. Pero nagtataka nga lang ito kung bakit hindi ko man lang naramdaman. Pero sabi ko naman nakaramdam ako ng kakaiba habang ako ay naglalakad palabas ng baryo. Parang nakalutang ako sa hangin. Raymond, pwede ba kaming makisuyo? Pupunta ka rin ba sa bayan? Tanong ni Lola. Opo, Nay. Doon din naman ang punta ko. Ano ang ipapabili mo? Tanong ni Kuya. Bumili ka ng gulay at isda. Dalhin mo dito. At saka bumili ka na rin ng insenso. Sabi ni Lola sa kanya, sabay abot ng pera. Mas mabuti nga yan, Nay. Baka minarka ng aswang si Dino. Nagsisilabasan sila ngayon. Sagot ni Kuya Raymond. Hindi nagtagal ay naglakad na ito papuntang bayan. At pagpatak naman ng tanghali, ay naramdaman ko na parang tatamaan ako ng lagnat. Kaya sinabi ko kaagad kay Lola ang aking nararamdaman. Sinindihan naman niya mga biniling insenso ni Kuya Raymond at saka ipinagluto niya ako ng mainit na sabaw. Pagkatapos kong kumain ay nakatulog ako. Nagising naman ako bandang alas 4 ng hapon at narinig kong pinapagalitan na naman ni Lola si Lolo. Palagi po silang ganito pero nakakamiss din kong iisipin. Magbabatid din naman sila pagkalipas ng ilang sandali. Kaagad naman akong lumabas ng bahay kasi nandoon silang dalawa. Nakita ko naman nagsisibak ng kahoy si Lolo at si Lola naman
ay hinihiwalay ang mga bato o dumi sa kanyang bigas na isasaing. At patuloy pa rin ito sa pagsasalita. Maya-maya lang ay umalingaw-ngaw ang isang kakaibang tunog. At sigurado ako na ito ang narinig ko sa tubuan nung papalabas ako ng baryo. La, yan pong narinig ko kaninang umaga. Sabi ko sa kanya. Sigurado ka? Opo, sigurado po ako. Yan po talaga. Medyo mahina nga lang kanina. Dagdag ko pa. Yung bakuran po namin ay napapaligiran din ng mga nagtataasang talay. At kapag dadaan sa labas ng bahay ay medyo natatakpan ito ang aming mga bakod. At hindi mo kami masyadong makikita sa loob. At yung tunog na ito ay nanggagaling sa labas. Puntaan mo nga doon. Tignan mo kung ano yan. Pag-utos ni Lola kay Lolo. Agad namang tumungo doon si Lolo habang hawak-hawak ang isang palakol. At nang marating ni Lolo ang bahagi na kung saan nanggagaling ang tunog, ay sumigaw ito na wala namang anumang hayop doon. Kaya makalipas ng ilang segundo, ay bumalik din ito sa loob ng aming bakuran. Wala namang hayop doon. Wala namang tao. Sabi niya. Pinaglalaruan pa niya tayo. Huwag na siya magpapakita. Kasi hindi ako takot sa kanya. Alam kong pinoprotektan tayo ng Diyos. Sabi ni Lola. Bandang alas 8 ng gabi ay nadidinig ko na ang paghilik ni Lolo. At sa tingin ko, tulog ng mga ito. Habang ako naman ay hindi pa dinadalaw ng anto. Natulog kasi ako mula tanghali hanggang hapon, kaya hindi na ako magtataka. Maya-maya lang ay narinig ko ulit ang huni na narinig ko kaninang hapon. Pero napakahina at parang nanggagaling sa loob ng kakawyan na nasa likod lang ng bahay namin. At sigurado ako na malayo ito mula sa bahay. Subalit kinilabutan pa rin ako kasi alam ko na ako ang kanyang pakay. Makalipas ang ilang minuto, ay nakarinig ako ng kalaskos sa labas ng aking bintana. Tila ba merong naghuhukay doon? Wala naman kaming anumang hayop na inaalagaan kasi ayaw ni Lola. Kaya naman nagtataka ako. Inisip ko na lamang na gawa ito ng isang daga. Pinakinggan ko na lamang ang mga kalaskos at tinayaan. Madilim po ang loob ng aking kwarto kasi nakapatay din ang gasera. At habang ako ay nakatingin sa bubungan, ay meron akong nakitang itim na figura na parang naglalakad ng dahan-dahan. Kung pagbabasehan ang kanyang hugis ay parang isa itong malaking tuko. Tinitigan ko ito ng ilang segundo at napagtanto ko na naglalakad nga ito. Bigla naman akong bumangon at dali-dali kong sinindihan ng gasera. At nung lumiwanag ang buong kwarto, ay dito ko na siya nakita. Isang napakalaking tuko na kulay itim. Ang laki niya at parang anak ng isang buhaya. At sigurado ako na hindi talaga ito pangkaraniwan. Nakita ko siyang nakatingin sa akin at kumuha naman ako ng isang tsinelas. Pinato ko siya ng direkta at kaagad naman itong tumakbo palabas ng bahay. Kinukutuban na ako ng masama at nakakaramdam na ako ng takot. Iniisip ko na rin na gigisingin ko si Lolo at Lola. At hindi nga nagtagal ay tumayo ako. Pero umihip naman ang isang malamig na hangin. Dahilan upang mamatay ang gasera. Kinapa ko ang posporo para sana sindihan ulit ang gasera. Makalipas ng ilang segundo ay nahawakan ko ito at saka nagsindi. At nung lumiwanag ulit ang buong kwarto
ay kitang-kita ng dalawang mata ko ang isang matandang babae na parang pinahira ng putik ang kanyang mga balat. Nanlalaking mga mata at medyo namumula-mula at ang kanyang mga buhok ay namamasa-masa at buhagag. Literal na hindi ako makagalaw nang dahil sa sobrang takot. Parang hindi ko rin maigalaw ang aking mga kamay at paa. At bago pa man ako sumigaw, ay narinig ko ang boses ng aking lola na nanggagaling sa labas ng bahay. Nagdadasal ito at malakas ang kanyang pagkakabigas. Nakita ko naman ang matanda na umalis mula sa bintana. At nang marating ni Lola ang kanyang pinanggalingan, ay agad niya akong tinawag. Hoy! Hoy! Gisingin mo yung lolo mo! Pasigaw na sabi niya at dito na bumalik ang aking ulirat. Agad ko namang pinuntahan si lolo at ginising. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay nagtanong ako kay lola kung paano niya nalaman na nandun ang matanda sa labas ng bintana. At ang sabi naman niya, nung sinindihan ko daw ang gasera, ay umabot ang liwanag sa bubong ng kanilang kwarto. Kasi wala rin naman kaming kisame noon. At dingding lang naman ang pagitan ng aming mga kwarto. Nagising daw ito at nagtataka kung bakit ko daw sinindihan ang gasera. At nung nakita daw niya itong malaking tuko na gumapang palabas ng bahay, ay agad daw siyang bumangon at nagdala ng rosaryo. Lumabas daw ito kasi may kutob siya na isa itong aswang. Kasi hindi pangkaraniwan ang laki ng tuko na iyon. Nang makalabas daw ito ng bahay ay dahan-dahan siyang naglangat patungo sa bahagi na kung saan lumabas ang tuko. At dito na daw niya nakitang isang matanda na nakatayo sa tapat ng aking bintana. Maliwanag din kasi ang buwan sa mga sandaling iyon, kaya nakita niya iyon. Nagsimula daw siyang magdasal at agad namang tumakbo ang matanda at saka naglaho daw ito sa dilim. Sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay bigla namang umalulong ang mga aso sa baryo. Talagang nakakahilakbot pakinggan at ito ang unang pagkakataon na nakarinig kami ng ganon. Halos sabay-sabay lahat ng mga aso at mapapasabi ka talaga na merong nangyayaring kakaiba. Sinindihan naman ni Lola ang insenso na binili ni Kuya Raymond at hinayaan itong umusok sa buong bahay. Hinintay na lamang namin na sumikat ang araw para daw mas makasigurado. Kasi baka pag matulog pa daw kami, baka mahawaan kami ng aswang niyon. Sa pagsikat nga ng araw, ay dumaan sa bahay si Kuya Raymond. Naikwento niya na ang kanilang aso daw ay hindi mapakali kaninang madaling araw. Tapos nakakarinig daw sila ng mga yapak na tila ba merong tumatakbo. Kinuwento naman namin sa kanyang aming mga naging karanasan at agad naman siyang naniwala kasi meron din siyang karanasan pagdating sa mga ganitong bagay. Nagpapasalamat naman kami kasi hindi na nasundan ang pambubulabog sa amin. At doon na rin tumira si nanay at ang aking mga ate para na rin meron kaming kasama doon. Natapos lang si Mana Santa pero wala nang nagparamdam sa amin. At nang dahil din sa mga karanasan namin ay naging alerto ang mga tao sa baryo. Kasi mabilis kumalat ng balita. Sir Chris, maraming salamat po sa inyong oras. Araw-araw po kami nakikinig dito ng aking asawa. Hanggang sa muli.